tayo sa ano, bibili po tayo ng makakain para sa ating pananghalian. Tuloy, dito po tayo bumibili sa malapit dito sa ating accommodation para bumili ng pagkain. At balak ko rin total malapit naman sa simbahan yung pinagbibilihan ko. Magsisimba na rin tayo or bibisita lang sa simbahan. Titignan lang yung simbahan para manalangin ng konti. At yung obligation natin as a religious man yung magawa natin. Ito po. Malapit na. Actually, may mga mas malapit pong bilihan ng pagkain. Pero mas marami pong klase ng putahe yung pwedeng mabili doon sa karinderya malapit sa simbahan. So doon po ang punta natin. Ito na po yung daan papuntang St. Paul Church. Dito po sa poblasyon P. Burgos Street. Actually, malapit na po. Tingnan po natin kung makakabili po tayo ng ulam. Tapos, ayan na po. Tapos, kunting dalangin sa pong may kapal dito po sa kanyang bahay, St. Paul Church sa Makati. Ito po ang St. Peter Paul Church. So, dito po tayo para simba. Para wala, actually wala pong simba ngayon dahil pandemic. Bisita lang po tayo para manalangin. Ito po si Mary. Mayroon pong pre-recorded music, mga awit pang simbahan. Hininaan ko na lang po kasi po baka makapirate po tayo. Maganda pong pakinggan. Malamig po sa tainga at feeling mo mga anghel ang umaawit. Ito pong church na to, pag tumingala ka kikita mo na yung mga design po nito parang sa mga vegan church din. Maganda po. Palagay ko matagal na rin tong simbahan na to, mga kasing old ng mga vegan church. So maganda pong tingnan. Nakaka masarap po sa feeling kung tinitingnan mo siya, parang bumabalik ka sa nakalipas na panahon. So maganda talaga, maganda rin ang pagkakagawa. Dinig na dinig ko po yung mga awit ng simbahan na pre-recorded na po. Sinadya ko pong hinaan, baka po bawal sa YouTube. Pero ang ganda pong pakinggan. Kahit bumisita ka lang, nare-relax po yung mind mo pag nakikita mo tong simbahan na to. Actually, nung wala pa pong pandemic,
Dito po ako palaging nagsisimba tuwing Sundays. Kaya nakakamiss na po yung pagsisimba po. Nakakamiss na po. Sana po matapos na po itong pandemic na to at bumalik na po sa normal. Noon po, nung wala pang pandemic, marami pong nagsisimba dito. Halos puno po yung simbahan tuwing Linggo. Ngunit kalungkot man, kailangan nating tanggapin na ang nangyayari ngayon ay kailangan nating lagpasan na may pananampalataya at pagtitiwala pa rin sa Diyos na siyang lumikha ng lahat-lahat at siya rin ang wawasak sa pandemyang ito. Maiba naman po tayo. Tingnan po natin yung bibilan natin ng pagkain natin. Sarado pala yung mukhang bibilihan natin ng ng ulam po doon na lang sa kabila. Ito po, malapit po to sa simbahan. Nangalangin ng konti para makalapit tayo sa Diyos. Doon na lang po tayo bili sa ibang lugar. Pauwi na po tayo kasi po hindi po tayo nga tayo nakabili ng ulam dahil sarado yung ulam, sarado yung karinderya na pinagbibilihan natin dun sa malapit sa simbahan. So balik na po tayo. Ito po. Ito po, pabalik na po tayo. Dito po tayo sa Barangay Poblacion, I Burgos Street. Ito na po yung nabili ko. Tinulang tuna, nilagang saba, at saka isang apple. Medyo wala pong benta ngayon dahil siyempre holiday. So yan, medyo maganda rin yung pagkakaluto. Tinulang tuna, malalaki rin yung saba, saka yung apple. So, okay na to.